Hello guys! Good afternoon! This is Gene from 11.9 Workshop. So ngayong hapon na ito, nagawa ulit tayo ng project video. Pero may iba naman ngayon guys. Kasi alam nyo naman lagi dito, woodworks, metalworks, pero marami rin tayong ginagawa dito sa workshop. So ngayong hapon na ito, mag-restore tayo ng isang Japanese axe, no? Actually, matagal ko na sa akin. Nabili ko to, I think, maraming taon na nakaraan, siguro mga 2 years ago, 3 to 2 years ago, binabili ko to sa Cavite, sa isang Japan surplus shop. And I only bought it for like 100 pesos lang, no? And it's a good axe, guys. Masarap gamitin, matalas. And yung blade niya, is, yung axe head is made of forged steel. So siguradong forged Japanese steel. So siguradong matibay itong palakol na ito, no, guys? Pero ang ayaw ko sa kanya, guys, yung handle niya, as you can see, diretso lang. Wala namang masama sa kanya, sa handle niya, pero wala siyang soul, wala siyang character. So, it's merely a utilitarian tool, no? So, ang gagawin natin ngayon, guys, is, kakaiba, tatanggalin natin yung kanyang handle, papalitan natin ng bago. Gumawa na ako ng template. Ito yung papalit nating handle sa kanya, na medyo curved, parang western-style hatchet yung gagawin nating handle. And it will be made from this, piece ng I think this is mahogany, no, na scrap mahogany lang. Ito yung gagawin natin. And nagustuhan ko yung mga grains at yung mga tingay mga haspe niya, so i-incorporate natin yan sa design ng axe. And then guys, palilinisin natin to, pakikintabi natin, gawin nating shiny ulit. Tapos kung dumating na yung ating hinihintay na mga leather scraps, gagawa tayo ng leather na holster nito para pwede siya ilagay sa belt, for example sa prepping or survival situation, no? So yun, yeah, it's gonna be a good project, so sundan niyo lang guys kung paano natin gagawin ito, okay? Pero bago ang lahat guys, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, subscribe naman kayo dito sa ating YouTube channel para naman makita niyo yung mga updates na ginagawa natin dito. I-click niyo na rin yung notification bell, at kung gusto niyo, pwede rin kayong mag-like sa aking Facebook page. Nasa description yung mga details niyan, no? So again guys, maraming salamat sa inyong suporta. Mahigit 11,000 subscribers na tayo, so tuloy-tuloy lang yan. So sana marating natin ang 20,000 subscribers soon, okay? So thank you guys ulit. Maraming salamat. So guys, yung first natin gagawin is lalagariin natin yung lumang handle nung axe. So gumamit lang ako dito ng hands, so dahil hindi ko alam kung meron ito palamang pako or anything na bakal. So mas maganda na hands lang para hindi masira yung tarim ng aking power tools. And wala naman siyang palaman, so yun, madali ko siya nalagari using my back. So okay na to guys. So ngayon naman guys, gamitin ko lang yung drill press para barenahin yung mga natitirang kahoy dun sa axe head para lang matanggal yung majority at mas madali siyang paitin mamaya. So gamit lang dito is ordinary HSS na drill bit. So ngayon naman guys, gamit ako ng paet at martilyo o maliete para tanggalin yung mga natitirang mga kahoy dun sa axe head. So inipit ko na siya doon sa aking machinist vise, pero nakita niya medyo magalaw pa rin siya, so mas maganda kung mas malaking vise ang gamitin niyo rito. And I'm using yung luma kong paet para hindi ako worried na masira or tumama sa bakal or anything, di ba? So mas maganda yung gamitin yan. At pinaikot-ikot ko siya, pinait ko na siya, tinaga ko lang tanggalin talaga yung mga kahoy-kahoy na naiwan doon sa loob ng axe head. So, ito na guys. So, wala na yung kahoy sa loob. So, ready na to para gawan ng handle. So, ngayon naman guys, lalagarin na natin yung kahoy na gagawin natin handle. At syempre, gamit lang dyan yung jig-jig. So, makikita nyo, gamit ko ito yung Bosch jig. So, kasi hindi ako sure kung meron akong tatamaan na nut. So, pang baragan jig so kasi itong Bosch eh. Kaya ito muna ginagamit ko ngayon. At madali lang yan na putol yung mahogany, and believe talaga ako doon sa blade ng Bosch jigsaw talaga.
Tapos ito guys, yung kakaibang shape ng konti para may pasok dun sa axe head, no? So kukortihan lang natin yan gamit ulit yung jigsaw. And madali lang yung gawin guys. So ayun, tapos na. Quick work lang guys, tapos na yung handle niya. Tapos na yung rough shape. So guys, this time naman, iraround natin yung paligid ng handle. And gamit ko rito is yung aking router table na may round over bit. Now kung wala kang router table, pwede ka naman gumamit ng rasp o ng kikilo kahit ng liha. Pero mas mabilis yung router talaga. So ayan, at nakakonekta siya sa aking vacuum cleaner kaya dust free din, no? So mas gusto kong gumamit ng router. So make sure lang guys na nabilog mo yung buong paligid nung handle. And of course, pag gumagamit ng router table, ang kailangang kain is from right to left. Ayan, okay na yan guys. So yan, makinis na yung router table, yung aking handle. So ngayon naman guys, lalagariin ko yung ibabaw, yung paglalagay ng ulo para magkasya dun sa axe head. So I'm just using Japanese saw rito. Mas okay na gumamit ng manual dito since kailangan ng precision kesa gumamit ng machine. So madali naman gawin yan. So pagka-cut mo nung sa gilid, ipit ko lang siya doon sa vise. Tapos dyan ko ika-cut yung kanyang face. So Japanese saw rin yung gamit ko dito. At ngayon tanggal na yung both sides, tinry ko nang ipasok yung axe head. Pero hindi siya ganun nag-stick. So kailangan pa lang yung bawasan ng konti yan guys pag ganyan. So kumuha ako ng aking utility knife at kinayas ko lang or binilog ko lang yung gilid nung paglalagyan ko. So guys, now babarinahin ko lang siya ng isang butas dito sa gitna. At yan yung magiging lock ng ating axe head, no? Tapos lalagarin ko lang siya para pag pinasukan ko siya nung lock na kahoy o nung parang key, bubuka yung axe sa yung kahoy at magla-lock do sa axe head. Mamaya makita niyo kung paano gumagana yan. At tinry ko na siya at yun, pasok na pasok, sakto-sakto yung axe head dun sa handle na ginawa ko. So that's really good guys. So ngayon guys, ikakabit ko na yung axe head dun sa handle and I'll just use pioneer wood glue dun sa nilagari ko na paglalagay ng key. At yung key na gagamitin ko is just an offcut na mahogany na cinder ko para magkorte siyang wedge. So niligay ko lang siya ng pioneer wood glue para siguradong hindi na siya matanggal. And then I'll just drive it using my mallet hanggang sa kaya niyang bumaon. So i-expand niya yung kahoy at ilalock niya dun sa axe head. So hindi na yan matatanggal guys. So don't worry, matibay yan. Now guys, linisin ko lang ng konti yung talim or yung axe head gamit ang grinder with the flap disc attachment. No? So, yan, flap disc lang yan. I think 80 grit yata yan. So, para lang kumintab siya or matanggal yung mga pits. Pero ayoko siyang sobrang pakintabin kasi gusto kong manatili yung kanyang rustic na look. So, hand sanding lang to guys. Liyain ko lang yung kanyang handle para lang umilog yung mga iniwan ng router at matanggal yung mga burn marks ng router blade. So yan, simple lang yan. So after sanding and cleaning, nilagyan ko na ng aking paboritong lemon oil polish. So Parker and Bailey lemon oil polish lang guys para lumabas lang yung kanyang haspe, maging natural yung kanyang color, no? And after nyan guys, inisprayan ko lang siya ng clear na clear gloss na spray
para lang maprotektahan siya from moisture and all the elements. And I love it, guys. Ang ganda nung kinalabasan nung nilagyan ko na siya ng lemon oil. Looks really cool. So ito na yung finished product. It looks really nice aesthetically. So it's well balanced. And I like the shape talaga. So talaga mas okay to kaysa doon sa straight na handle dati. So testing ko lang, guys. Hindi ko pa siya nahasa. Pero mukhang okay naman. So siguro mas magiging maganda to pag nahasa ako na, no? Madali na maghasa eh. Pero yeah, it works well. Yon. So okay na to. So guys, ito na yung finished product. I'm satisfied actually. And mas maganda siyang hawakan ngayon, mas balanse. And I think this will be very useful sa mga pagpuputol ng troso, puno, or ano yan, pag survival situations nga. So it's a very handy hatchet talaga. And I really like yung kinalabasan ng grains niya. Ayan, yung kita mo yung mga mata, ayan. So, nung tinamaan siya ng lemon oil, lumabas yung kanyang tunay na ganda, no? That's really good. Tapos, guys, hindi ko na muna siya pinakintab ng todo kasi gusto ko rin yung mga pits niya makita. Gusto ko rin makita yung mga butlig-butlig na yan. It gives it a little rustic look, no? Yung para talagang gamit na gamit ng isang craftsman or isang outdoorsman, di ba? And yeah, it's a very good tool. Hindi ko lang nagawa ng leather sheet tulad ng sabi ko kasi hindi pa dumarating yung sheet. Yung mga leather, pero okay lang yun kasi that's another vlog for another day kasi gusto ko rin na ituro sa inyo or gusto ko rin matutunan sarili ko yung leather craft, no? Hindi ako marunong noon, pero gusto ko mag-aral kasi marami akong gagawa ng sheet, marami akong gagawa ng suksukan tulad nito, itong in-order kong itak sa Lazada na wala pa rin suksukan hanggang ngayon, so gagawa ko yan ng sheet using leather. So, pati yung mga ginawa ko, homemade na knives, gusto ko nang gawa ng sheet. At lalo na ito, gusto kong gawa ng holster din na sheet na pwedeng ilagay sa belt. No? So, that's a very good discussion next vlog. So, pag dumating na yung mga leather, pag-aralan natin kung paano mag-leather craft. No? Sabayan niyo ako kasi hindi rin ako marunong. So, adventure na naman yun sa DIY. Okay, so guys, again, thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa project na ito. Tulad ko, nag-enjoy ako sa paggawa nito. And I'll see you guys again next time. Excuse me. This is Gene from 119 Workshop. I'll see you guys next time. Adios.